Mula sa 10 to 14 pesos, humihirit ang Grab ng 11 hanggang 15 pesos na pagtaas kada kilometro ng biyahe. Idadagdag ito sa 40 pesos na base fare. 5% itong mas mataas sa kasalukuyang fare rate ng Grab. Mula 2 pesos per minute sa idle time o traffic, gusto nilang maging 2 pesos and 10 centavos na. Isinumite ng Grab Philippines ang kanilang petisyon sa LTFRB kanina. Ang hirit na fare hike ay pagsiguro raw na makakabawi ang partner drivers ng Grab sa epekto ng mas mataas na excise tax sa produktong petrolyo sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Kumikita raw ang bawat full-time Grab driver ng 3,200 hanggang 3,600 pesos kada araw. Pero 800 hanggang 1,100 pesos dito na pupunta lang sa gas. If they cannot earn enough to take home sa rides nila per day, bakang maghahanap na sila ng ibang hanap buhay. This will be to the detriment also of the riding public. Tinukoy sa petisyon ng Grab PH ang pagtaas ng excise tax sa mga bagong stock ng gasolina at diesel pagpasok ng bagong taon. Batay sa tax reform law, dagdag na 2 pesos and 50 centavos per liter ang excise sa diesel. 2 pesos and 65 centavos per liter naman ang dagdag sa excise tax ng gasolina. Katwiran ng Grab, para rin sa mga tumatangkilik na kanilang serbisyo ang hiling nilang dagdag singil. If they cannot earn enough to take home sa rides nila per day, bakang maghahanap na sila ng ibang hanap buhay. This will be to the detriment also of the riding public. Ayon naman sa official statement ng Uber Philippines, mahalaga rin sa kanila ang kapakanan ng kanilang drivers. Pero gusto rin nilang malaman ang epekto ng train law bago gumawa ng aksyon sa mga darating na araw. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras.